kumustahan na with the celebrities and stars na nasa spotlight. At kasama po natin ngayon tanghali. Nako, nakakaaliw. Long time no, si gusto ko siyang yakapin ng mahigpit na mahigpit ng malayuan. Paborito nyo, paborito namin. Bayani, Agbayani, magandang tanghali sa iyo, Yani. Hi, Danay! I missed you! I love you! I missed you! Hi, Romel! Magandang tanghali po sa inyo. Hello! Oo, nandito kami ngayon sa Nawa Wellness dito sa Calatagan, Batangas. Nay, alam mo, dapat mapunta kayo ni Romel dito. Ay, saan, anak? Ano yan? Saan yan? Nawa Wellness sa Calatagan, Batangas. Ang ganda dyan. Pagpunta mo dito, iikot ko lang na yung camera. Sige lang, anak. Go, go, go. Wow! Ay, anak. Napaka-cool naman dyan. Napakagandang bayan ng Batangas, tapos may nawa pa na ganyan. Diba? Opo, Nanay. Ang gagawin mo lang po dito, magpapamasahe ka ng 4 oras. Ay, tapos okay. Meron silang room na ang brick nila, yung sea salt. Pupunta ka doon ng 30 minutes para magme-meditate ka. Pupunta lahat yung mga salt sa ilong mo, mas malalangap mo. Lalakas yung katawan mo. Oo. Ay, ang ganda. Kailangan natin yan, lalo pa tayo. Mismo, dahil sa stress, di ba? Pero bago na... Yung ano, papakausap kita. Alam mo, ikaw talaga, anak. Talaga may endorsement ka talaga. Hindi, teka muna, bago tayo magsimula. Yakap na mahigpit, anak. Alam ko, nakukuha mo yung mga text ko sa'yo eh. Anak, basta sa puso ko galing isang mahigpit na yakap. Ayan, maraming salamat sa'yo. Love you more. Ayan, eto, unang tanong ko, bakit hindi nawawala ng proyekto ang isang bayani at bayani? Ayan na. Alam mo, Nanay, talaga yung power ng dasal, yung prayers, napakalakas. Sabi nga niya, wala naman nakakaalam kung ano mangyayari sa future eh. Magdasal ka, maghintay ka, pero siyempre magagawa mo lang yon kapag nung araw na marami kang trabaho, nag-iipon ka. Kasi pagka talaga wala kang naipon, talagang mararattle ka. Pero siyempre yung talent binigay niya na sa'yo yun eh. Correct. Ang kailangan mo na lang. Gamitin sa magandang paraan, ano? Opo, at saka hintayin mo na lang yung opportunity na dumating sa'yo yung blessing. Pero dapat itatama mo yung pamumuhay mo sa pamilya mo, sa kaibigan mo, kung sino may nakakarap. Sa trabaho. Kasi yung mga trabaho naman, naghihintay lang sa'yo yan eh. Dahil may talent ka naman na bigay ng Diyos eh. Kaya lang dapat alagaan mo yung pamumuhay mo ng tama. Ayan. Kay aga-aga papuri mula kay Randy Balaguer. Paborito namin ni Miss Ay-Ay si Bayani. Very positive ay, but totoo. Very nice. Salamat po, Nanay. Randy, ayan. At sabi ni Tita Julie Paras, isa sa paborito kong komedyante na hindi bastos si Bayani at Bayani. Sabi ni Tita Julie Paras. Yun no? Nay, idolo ko po si Bayani. Hindi ko po makakalimutan ang kwento niya tungkol sa nanay niyang manananggal. Isa kang alamat idol. Alam mo si Boy Sigaragay, tsaka si Dan Clavesillas. Ito yung pambato mo eh. Yung nanay mong kwento ng manananggal na nanay mo. Manananggal. So I can see your voice. Pakiulit mo na anak. Nanay. Alam niyo po, talaga pong nangyari din sa amin yan, sa totoong buhay po. Nung minsan, tinanong po yung tatay ko. Sabi ko, Nay, ba't ba sinasabing manananggal ka? Alam nyo, naiyak lang siya. Tapos niyakap niya ako. Tapos lumipad na siya. Eto sabi ni Boy, si Hi Kuya Kabayani, mamimiss ka namin kasi bakasyon mo nang I can see your voice. Nakapasyal na rin po ako sa house nyo with Tita Norski, God bless. Tito Manny and Tita Norski Garcia, of course. Di ba? Ako, kaibigan ko po yan eh, sobra. Nako, grabe. Mahal ka nila, sa totoo lang. Idol ko si Bayani, sabi ni Joe Florendo. Joe Florendo, mahilig sa painting. Mahilig sa painting, si Bayani, maniwala ka. Gawan mo siya, anak. Binigyan mo ako, Nanay, di ba? Binigyan mo ako ng koy. Hindi pa nga ako nakakabayad sa'yo ng utang na loob ko nun kasi parang yun ang hatid sa akin yata ng swerte pa. Ay, wow! Marita Sanchez po nandito kasama namin at saka si David Chua po. Si Ate Corina nandyan. Ayan po. Po si Lep. Ate Corina, hello! Miss Corina Sanchez. David, hello.
palagay ko kukunan ka para sa ano. At siya po ang nagsama sa amin. At siya po ang nagsama sa amin dito kasi yung show namin na Goodwill sa Net 25, siya po yung producer nung sitcom. Ang bida po doon si David Chua, si Lesboki Manaloto, nandun din po. Kaya sinama niya kami, kasama ko si Lenlen po at saka yung pamilya ko. Ma'am, papakita ka naman dito. Lenlen, ang happy. Wow! Isa lang ang nakikita kong anak ninyo, si Talia sa vlog. Yun lang. Pero yung iba tapos, hindi ko pa nakikita. Tapos po si yung Rosalinda po, summa cum laude sa UST. Si MM po sa Lasal. Dean's List. Wow. Tapos si Sabrina po gumraduate, 98 ang average. Dalawa na lang 100 na. Na ano ko po, napalayas ko sa bahay dahil 2 points na lang, 100 na siya nagagawa. Kanino nagmana? Kay Lenlen po, andito po siya. Kay Lenlen. Uy, alam mo na. Siyempre, yung The First Family, of course, nandito na. Kasama kayo ni Kuya Dick Paulate, di ba? Ano ang feeling na ang kaibigan mong si Aga Mulak ay kasama ka na ngayon sa isang buong pamilyang entertainment show? Ayan, ang ganda po na tanong mo, Nay. Alam mo, nung araw pa lang, talagang pamilya ko na sila mula nung magkasama kami sa Okay, Fine, Whatever. Sa likod ng camera, talagang nakita kong paano lumaki si Atasha, paano lumaki si Andres, kung paano niya binili yung properties niya sa Batangas. Ako kasama niya noon Gubat pa lang yun, nandun na kami, natutulog kami sa Duyan. Alam mo po, nakakatuwa, bago ito nabuo kasi itong The First Family, talaga nag-usap-usap kami Laaga, si Miss Charlene, si Randy Reyes, bubuo kami ng isang show para doon sa dalawang bata para po matulungan namin yung pag-uumpisa nila sa TV at saka sa karir nila sa industriya. Ngayon, nung nag-usap-usap kami, sabi niya, Yans, buo tayo, pamilya ko. Isipan mo ng title. Tapos isip ako ng isip, nagdadasal ako, sana makakuha ako ng magandang title. Kasi kapag binabato ko sa kanya, binabaril niya kagad, ang pangit. Hindi maganda. Isip ako na, hanggang nagustuhan niya yung The First Family. The First Family. Opo, ang gusto niya, ang apelido niya, Mulak pa rin. Sabi ko, hindi natin pwedeng gamitin yung F-I-R-S-T kasi para sa namumuno sa ating bansa yon. P-E-R-S na lang. Para ma-justify natin yon, yung first, yun na lang yung apelido nyo. Total bagay naman sa'yo. Aga first. Kaya ka naging first, naging una kasi ang aga mo. Kaya, ang galing! Oo nga! Alam nyo po mga kapatid, kaya nakukwento si Bayani, isa po siya sa mga writers ng The First Family. Opo, pati consultant po. Opo, kami bumuo. Madami na po akong isinadjust sa kanya dati pa na mga sitcom. Kaya nga sinasabi ni Miss Charlene, mahabang proseso to kasi po, talagang hindi po namin alam kung maibang mabubuo namin. Kasi during pandemic pa bumubuo na kami ng sitcom. At least binigay po ng Diyos to, eto para po sa amin. At saka talagang kinuha namin si Kuya Dick. Talagang kinuha namin yung mga... Galgaling, nakakatawa. At napakasaya nanay sa ano, napakasaya sa set. Para kaming nagre-reunion kada taping. Naglalaro. Kaya may ang trabaho talaga kapag hindi mo itinuring na trabaho, ang bilis, di ba? Mapapagod ka pati. Tapos yung si Danny Caparas po kasi, yun yung dating director niya sa Okay Fine sa Ota namin. Opo, sa Okay Doki Dok sa Okay Fine Whatever. Ay kakapunta-punta ko po ng Tagaytay, nalaman ko na wala na siyang ginagawa matagal. Nasabi ko kay Aga, Kuya, bigyan natin ng may iwang alamat si Direk Danny kasi napakagaling niyang direktor. Dapat siya yung kinukuha para gumawa ng mga ganyang sitcom, noon time show. Kaya po kinuha namin siya uli. Galing. Reunion pala Direk ito. Danny, ang galing ding makisama ni Direk Danny ka para sa totoo lang. Opo. Diba? Opo. Ayan. Nako, mula ito, ang dami mong mga, ang dami mong mga tagahanga sa UK, sa nako, Wating-Wating at Miss Nags. Paki-shoutout mo nga, Miss Nags at saka Wating-Wating ng London. Ayan, nako UK. Dali mo ako nanay dyan sa UK. Ang dami mo dinadala sa ibang bansa, sa Canada. Sa Amerika. Oo. Amerika. Ayan. Paki-shoutout mo anak, Wating-Wating ng UK. Wating-Wating ng UK. I love you, I miss you. Padali niyo po ako dyan sa London. Gusto ko lang po makita yung bridge. Ay, oo, baka it's falling down na.
Saka si Miss Nag. Anak ko, naghihintay siya. Miss Nags. Ayan. Miss Tag, hello po. I love you. Thank you po sa lahat ng suporta. Kay Nana Christy at kay Romel at sa akin din po. Thank you po. Ayan, thank taran, you. Taran. Romel, ikaw naman. Bayani, eto na. Ang tagal nyo, di ba? After 2 years, di ba? Parang in the making ito, inantay-antay mo na magkaroon kayo ng etong sitcom na ito. Ano ang makikita nating bago sa inyong grupo? Kasi iba na to eh. Pamilyang buo, tapos si naman pan mga galing na komedyante. Paano kayo nagja-jive nito? Oo. Tama ka, Mel. Alam mo, ito lang yung pamilyang totoo na gumawa ng sitcom. Parehong mag-asawa, pareho nilang anak, parehong magkapatid. Kaya first family talaga. Kaya pagkatapo po kayong bibig ni Agat saka ni Sherlyn, mararamdaman mo na para sa pamilya at pagmamahal sa mga anak, yung namumutawi sa kanilang mga labi. Kaya magandang tingnan kasi alam mo, na parang inilabas mo lang yung Bulak family sa kanilang bahay tapos bahay. Opo, tapos inilabas mo sa TV tapos malalaman ng anong pamilya paano ba pinalaki itong mga bata na to na kayayaman pero napakababait at napaka downgrounded. Diba yung alam mo yung maiisip na si Atasha magbabasketball kasama yung mga nakatira sa middle class na pamilya. si Lenin nga kasi yung huli namin silang nakita siguro parang mga 12 years old sila. Nagkarera pa kami ni Atasha sa swimming pool nila sa Lipa. Tapos biglang makita si Lenlen, kilalang-kilala nila, niyakap nila. Pati ako sa nakita kami sa PPA. Sabi, kilala mo pa kami? Opo, kilala namin kayo. Sabing ganun. Ganun. Kahit na di pa masyado marunong mag-Tagalog, talaga tinatagalog nila yung paggalang. Kasi yung tinuro ng mga magulang nila sa kanila. Eh. Tama, tama yan. Pagpapalaki yung breeding, napakahalaga. TV5 yan, syempre, TV5, di ba? Opo, TV5 po. Maraming salamat sa mga boss natin sa TV5. Sa Media Quest, sa TV5 po. Thank you kay Boss Vic ng Viva. Thank you po kay Aga Mulak. Salamat po, kuya. Ano mo si Aga? At tawagan namin yan, na hindi ko naman masikmura kung bakit ko natatawag siyang kuya, mas matanda pa ako ng isang taon. Pero ever since yun, natawagan namin, kuya, lagi nga ako na, kuya ka nang kuya, matanda ka pa sa akin. May nakasanayang ko na eh. Nako, si Neneng Putat yan si Holly ng LA, nakatutok, paboritong-paborito ka raw niya talaga. Sobra. Hello po, ayan. Ma'am, thank you po. Ayan. Eto, anong ginagawa mo ngayon dyan? Nakapagpamasahe ka na ba? Pagkatapos nyo po, dapat alauna. Nung sabi ko, tama, hindi pwedeng alauna. 1-2 yung interview namin kay Ma'am Nanay Christy. Alas 2 na tayo. 2-6, Tita Christy Mel, 4 na oras ang masahe. Ganda naman dyan. Sarap, ibababad kami sa mainit na tubig. Ibababad kami sa malamig na tubig. Tapos i-scrubbin yung mga galis namin sa katawan. Saka kami makamasahihin. Pakukuluan ka pala dyan muna. Palalambutin ka muna. Ay, nakasigurado, makakapunta kayo dito, maniwala kayo. Akong kakausap kay Tanya. Sigurado yan. Na muna. Bakit may nagkukwento? Mukhang may plano kang pumasok sa politika dahil meron daw mga senador. Ayan na. Ano ba yun? Hindi namin nga natin. Ah, meron akong show ngayon, yung Tupad Kahilingan. Amen. Pero wala pa po sa... Alam mo na kasi sabi ko nga sa'yo, di ba, lahat naman ang pinapasok ko, lagi kong dinadasal. Pag hindi natupad, ayaw ng Panginoong Diyos. Kaya may ngayon... May mas maganda pa. Oo. Opo. May dinadasal ako kasi binigyan naman niya ako ng maraming trabaho. May I Can See Your Voice, may Goodwill, may The First Family. Dami. Tapos kung hindi pa napilay si Senador Bong Revilla, ako yung sidekick niya dun sa Alias Pogi 4. Pero, nung mawala yung Alias Pogi 4, dahil na ano, Sen, Kuya Bong, magpagaling po kayo, pumasok naman si Aga Budak pang Metro Manila Film Festival niya, isasama din niya po ako. Sabi ko kay Lenlen, sa dami na nang binigay sa ating blessings, kung dun ako dadali ng Panginoong Diyos, be it. Bakit hindi? Sabi ko, maraming salamat. Pero kung hindi naman, itutuloy ko pa rin po yung pagtulong na ginagawa ko doon sa Tupad Kahilingan. Tama, kasi you're po, so blessed. Sobra. Nakuha ko yun kay Kuya Will, yung tatawagan, tapos bibigyan ng... Kaya lang sa akin, yung mga bariyo-bariyo lang, mga 2,000, 5,000. Ang mahalaga, galing sa puso ang pagtulong. At saka, alam mo, yung 2,000 lang na ibibigay mo, umiiyak na sila. Diba? Ang sayo sila. Anak, napakahirap ng buhay ngayon. Meron kami natulungan June 24, dinadialysis. June 27, namatay.
Hindi bale. Gaano yan? Basta, yan, malapit na ang The First Family. Pakiimbita na natin ang ating mga kababayan. Opo, Nanay Romel, thank you so much po. June 21 po, 7:15. July yan, July. July 21, 7:15 p.m. Sunday po yan. The First Family, kasama po namin ang Mulax Family, Tita Ces Quesada, Roderick Paulate, at syempre po, marami pa si Kedibon, si Hart, si, marami pa po si yung sexy ng TV5 na napagaling si Chad Kinis. Ako siya pa nakalimutan ko lahat po sila. Directed by Daddy Caparas. Hanggang ngayon po iniisip ko pa siya. Napagagaling po ng mga bata, yung mga talents ng TV5 at saka ng Viva. Napakaswerte po namin na sila ang nakasama namin. At siyempre pa si Direk Danny Caparas at si Randy Reyes po ang aming head writer. Ako po ang creative consultant. First time ko po ito naging creative consultant. The First Family po, July 21, Sunday, 7:15 p.m. dito po sa TV5. Maraming maraming salamat po, Boss MVP, sa lahat po dyan ng mga namumuno. At salamat po sa trabaho. Thank you po. Anak, thank you, Nanay. I love you, Roman. I love you, Nanay. Good luck. Kupas. Walang kakupas-kupas. Bayani, ag bayani. Maraming salamat. Salamat, bayani. Bayani.